our beloved Boss Mike, Boss Mike. Severa. Grabe, panghahamak, panghihiya, pinag-uusapan ng buong mundo ang Pilipinas dahil kay Sara Duterte. Pasok! Hindi na mga balita sa iba't ibang bansa ang mga banta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos. Ang headline ng CNN, Philippine Vice President says she would have Marcos assassinated if she is killed. Halos ganito rin ang banner ng Al Jazeera, Fox News at The Times of India. Ang NBC News at The Guardian tinawag na active threat ang pag-amin ng bise tungkol sa umano'y inutusan niyang hitman. Habang ang New York Times inilabas naman ang pagpalag ni Pangulong Marcos sa banta ng kanyang bise. Nalathala rin ang parehong balita sa ilang dyaryo sa Middle East at Europe. Yan yung pinagtatanggol ng mga mangmang, tanga at bobo. Kagagawan ni Sara Duterte, nalagay tayo sa kahihiyan. Kita nyo mga kababayan, yung mga kaibigan ko, ha? Nasa iba't ibang panig ng mundo. Arabo, Indiano, Inchek, Koreano, Hapon, anak ng tinapa, tinatawagan ako. Kita nyo, ano lang ang sagot ko? Sabi nila sa akin, how are you? I'm fine, thank you. Tapos ang usapan namin. Ayoko nang, oo, pag-usapan. Ang tinatanong si Presidente. Itik na yan, oh. Ang tinatanong si, ano, Sara. Kababain. Nasa na? Nasa na yung mga DDS dito? Pagtanggol nyo nga. Ayan o, balitang-balita. Diba? Sabi nung hapon, Ohio, sayo, Mike Cervera. Sabi ko nung, Ohio. Sara, patay na. Sabi ko, malapit na. Diba? Eh, yun ang tanong eh. Oy! Nandiyan si ano, nandiyan si Aichang. Sabi sa akin nung ano, kaibigan ko nga po, Sara, paray na. Nasagot ko naman, marapit na. Ayan ha, mga kababayan. Ano pa? Ito pa. People power nila. Balita. Ayan ha, mainstream media. Sige, pasok. Okay. What's happening at the Edsa Shrine as we speak? Let's ask News 5 correspondent Faith Elmundo. Faith, kamusta dyan sa Edsa Shrine? Yes, Bokno. Sabi nga dito, as early as 6 a.m., tinataya nila na nasa daan na yung mga tao na nagpunta dito sa Edsa Shrine, dito sa Ortigas, no? Nasa daan. Hindi isang daan. Nasa daan yung mga tao. Intindihin nyo. Dito lang. Nung tanong tayo, ang sabi nila, iba-ibang grupo yung mga nakausap natin. So, hindi, ang sabi nila, yung iba ay Friday group na para ito ay magkoconduct daw sila ng isang prayer vigil para sa kapayapaan. Wala naman daw silang ibang sinusuportahan. So, ang iba naman na nakausap naman natin ay ang sabi naman nila, sinusuportahan daw nila yung si VP Sara at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mm-hmm. Ang ilan nga na nakausapan natin, no? Mga tagagaling sa Caloocan. Hala! Hoy! Catherine Galpo! Mga taga-Caloocan daw, oh! Ganyan na ba talaga kahirap yung mga taga-Caloocan? Abay, mga taga-Caloocan daw yung mga galing, eh. Grabe naman kayo sa taga-Caloocan. Porki taga-Caloocan, bayaran. Ganun ba yon? Naku, delikado si Mayor Trellanis niyan. Ha? Sige tuloy. Pasok. Kapitan Mila, Barangay 164, tapos sa Barangay 176,
dito sa bagong silang kalookan, wala silang maibigay sa amin. Kanina pa kami nagtatanong kung sino talaga yung pinaka-organizer, mm-hmm. yung pinaka-head. Ang sinasabi kasi nila, is talagang voluntary action. So walang organized leader, pero may nakausap din kaming isa na sinasabi naman nila na nasa 8 bus yung pumunta dito. Wala, 8 bus? Papayag kayo, sasakay kayo sa bus, walang bayad yun? 8 bus? Baka hindi na puno yun. Yung 8 bus, dalawahan yata yun. Dalawahan ba yun? Yung kada ano? Ah, dalawahan, tatluhan. So, kada linya, tag-iisang tao lang. Grabe, no? Para nga naman pag napagod, meron tulugan. Diba? Oh. Tuloy. So, ang ilan sa... Yes, ang ilan dun sa mga na grupo na sinabi nila, ito yung Marcos Alisjan, meron ding Sambayanan, yung sentrong alyansa ng mga mamamayan para sa bayan. Tapos yun yung mga dating rebelde at nagkakaisang urban puro humpong obrero. Oh, kay Celes yan. Oh, kay Kalbo yan. Oh. Workers group. So hindi nga malinaw sa kanila. Kasi yung iba sabi, sinusuportahan nila si VP Sara, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hmm. Ang iba naman, ang sinasabi nila, ang panawagan daw nila is magkakaroon daw ito ng speak up day or parang program, yung pagtitipon. Hmm. At sinabi naman na ang panawagan nung ilan, lalo na yung sa, na ipadrug test daw si Pangulong Bongbong Marcos. Para... Tignan nyo kung ano yung tinanim ng mga Duterte sa mga ulo, netong mga bobo. Drug test dahil sabi lang ni Digunyo. Anak ng pating na yan. Kayo yung nag-aakusa. Abay, magpakita kayo ng ebidensya. Oh, ganun lang yun. Tulon. Sa moral integrity. At yung iba nga sinasabi naman na dapat daw ay magbitiw na ito. So, at itigil daw. Nakita nyo? Yung kakarampot na mga Pilipino, sila yung may gana magpababa sa pwesto. Tayo na mayorya, bumoto, sumusuporta. Abay, tanungin nyo naman kami, oh! Gusto nyo siguro kayo na lang ang tao. Ha? Tao rin kami dito sa Pilipinas. Yun nga lang, paningin nyo sa amin, abay, mga hindi normal na tao. Kasi mga gwapo at magaganda kami. Ang tao kasi sa kanila, mga kababayan, pag nakita nyo, mukha ni Banat Bay. Malapit na, hindi nagkakalayo yan. Putik na yan. Ha? Diba? Akala yata hindi tayo tao. Ang mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong, kakaiba itsura man ng mga ito. Oh, diba? Tignan nyo to. Oh, kahit pa yung mga nanditong nanonood, oh. Nakita nyo mga itsura niyan? Makikinis. Tulad ko. At tulad nito. Oh. Sabi ni Sarah, sinungaling daw si BBM. Kasi sabi niya, hindi naman daw talaga mangyayari ang 20 pesos na bigas. Hmm. FYI, VP Sarah, alam na po namin yan. Bago pa po yung eleksyon, alam na po namin yan. Bakit? Kasi alam naman natin na mahihirapan ang mga magsasaka kapag binagsak ang presyo ng bigas sa 20 pesos. Ikaw lang naman ang nabudol eh. Hindi naman kami, ikaw at yung mga supporters mo ang nabudol. Nag-aaway kayo ngayon ni BBM dahil nabubuko na ang confidential fund. Aminin mo kung saan mo ginamit ang confidential fund. Mag-explain ka sa bayan. Yan ang gawin mo kaysa mag-rant ka ng mag-rant. Oh. Partida. Kita nyo naman. Ganyan yung mga BBM supporter. Bakit mo naman dinamay siya? Ayop cargo. Ha? Loko ka, mamaya makita ka dyan. Oh. Ano? Diba mga kababayan? Magaganda. Ha? Guwapo. Parang yung mga nandito. Lahat tayo mga kababayan. Eh bakit? Kitang-kita naman. Atty. Claire Castro. Anak lang tinapa. Ha? Sino pa? Oh. Isa-isahin ko pa ba? Argo.
Puta, kita nyo naman. Yung mga DDS, sabi ko nga, huwag na kayong lumayo. Si Banat Bay na lang titigan nyo. Pag tumagal kayo ng 10 segundo, abay, congratulations! Papalakpakan ko kayo. Ay, no. Ha? Oh. Papalakpakan ko kayo, nakatagal kayo na 10 segundo. Natitigan nyo yung mukha ni Banat Bay? Ay, nako. Kakaiba yan. Congratulations. Oh. Oh, pero ito, matindi, mga kababayan. Ah, dito, ha? Siya ipapakita kung susunod na taga-suporta. Bawal tumawa. Bawal tumawa, ha? May ipapakita ko sa inyo. Taga-suporta ni Pangulong Bongbong. Ay, hindi siguro. Opinyon. Gusto ko yung opinyon. Pero huwag kayong tatawa, ha? Huwag kayong tatawa. Promise. 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 Ang tumawa, mamumulta. Ulitin ko lang. Ang tumawa, magmumulta. Pag pinakita ko to, ha? Oh. Pag may tumawa sa inyo, magmumulta. Kada tatawa, 5 subscriber, ha? Dadalin nyo sa channel natin, ha? Oh, sige, ito na. Okay. Press 1. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, ito na, mga kababayan. Oh, ready na ba kayo? Pasok! 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 Piatos ay napuna rin ng mga kongresista ang iba pang kadudang-dudang pangalan tulad ng Fernando Tempura, Carlos Miguel Oishi, at Raimundo Nova. Lagya. Ito pala yung mga sinusumit yung mga pangalan ng mga tao ni Vice President Sara Duterte. Eh, puro pamilya pala to ng mga Chichiria. Indikasyon kaya yan na yung confidential fund eh ginawa na lamang nilang Chichiria. Matindi, matindi ang mga tauhan ni Vice President Sara Duterte. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, ang taga-suporta ni Pangulong Bongbong, grabe, parami ng parami. Kapag nanawagan ng pagkakaisa, tayo mananalangin para sa ikatatahimik ng bansa. Hindi tulad nila, ha? Walang hakot, kusa lang tayong pupunta. Mananalangin lang tayo doon sa EDSA. Ipapakita natin ang ating pwersa, yung pagmamahal sa bayan at pagsuporta. Tandaan nyo, baka wala pa sila sa kalingkingan. Kaso si Pangulo ayaw. Ayaw! Bakit? Ayaw daw tayong mahirapan. Hindi naman kailangan daw magbilad sa arawan. Ang kung gusto daw nating makatulong, pumasok tayo sa ating mga trabaho. Makakatulong pa daw yan sa ekonomiya. Diba? Ayaw nga eh. Ayaw talaga ni Pangulo ng ganyan. Rally-rally, ayaw. Ayaw talaga. Pero, pagka etong mga Duterte, etong mga ito, hindi tumigil talaga. Wala, hindi naman bibigilan siguro ni Pangulong Bongbong yan, ano? Kapag tayo pumunta sa EDSA, pinakita natin yung ating suporta. Eh, Pangulong Bongbong, nako. Diyos ko, sasabihin na naman nila sa atin, mga bayaran yung mga yan. Ang dami talagang pera. Ganun lang sasabihin nila, mga kababayan. O, diba? Pero ang totoong bayaran, may resibo.
sigaw ng ganyan. Parating ang pagkain. Hindi naman. Is tayo ng konti. Hindi kayo pamagayaan. Ama, meron pa ang Itali nyo daw yung mga ribbon para mabigyan kayo. Ha? O, tali nyo ribbon para mabigyan kayo. Kita ginawang pulubi yung mga kababayan natin. Yung mga kababayan natin, mahihirap na, lalo pang pinahirapan. Gano'n man lang sana, binigay nyo na. Inabot nyo na, diretso, hindi nyo na pinapunta. Baka sakaling magbago pa isip ni Arnold Lopez, bumaliktad siya. Kaso lang, inaalala ko si Ai Chang. Baka itakwil siya. Ha? Di ba mga kababayan? Okay na eh. Kung yung mga pagkain, pinamigay nyo na lang. Yung pera, inabot nyo na lang. Tapos sabihin nyo, pwede ba? Manalangin na lang tayo na sabay-sabay. Yun naman yung sinasabi nyo. Habang nasa bahay, pwede naman na manalangin sabay-sabay. Kaysa nagpunta dyan. O ayan, pinagtatawanan. Walang kwenta. Walang kwenta yung rally nila. People power pa yan. Sabi ko sa inyo, etong mga katunggali, puro lang power, walang people. Diba? Oh. So mga kababayan, oh, ulitin ko lang, nagre-request sila. Oh, pasok. Piatos ay napuna rin na mga kongresista ang iba pang kadudang-dudang pangalan tulad ng Fernando Tempura, Carlos Miguel Oishi, at Raimundo Nova. Lagya, ito pala yung mga sinusumit yung mga pangalan ng mga tao ni Vice President Sara Duterte. Eh, puro pamilya pala to ng mga Sicilia. Indikasyon kaya yan na yung confidential fund eh ginawa na lamang nilang Sicilia. Matindi, matindi ang mga tauhan ni Vice President Sara Duterte. Oh. Eto pa, para sa mga bagong dating, hindi naabutan, no? Ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi mangnanakaw, hindi korap, love you, BBM. I love you, BBM. Nakita nyo naman, o mga DDS, comment na. Si Sara mismo nagsabi, hindi magnanakaw, hindi korap, masipag, mabait. Oh, ano pa? So ano pa masasabi nila dyan? Diba? Kaya hindi tayo nagkakamali na sinusuportahan. Nagkataon lang si Sara naligaw ng landas. Kumubra ng pera. Ginamit yung mga chichirya. Oh. Ano mangyayari? Hindi bulag ang mga Pilipino. Lahat tayo nakabantay kung ano totoo. Hindi na nila tayo maluloko. Kung yung mga vlogger lang nila na mga mukhang loko-loko, paano pa paniwalaan ng mga chismoso? Tandaan nyo, mga nanonood sa kanila, kayo-kayo. Chismoso. Kalma. Kalma. Diba? Tuwang-tuwa sila dahil may views. Hindi nila alam. Kayo-kayo lang din yung nanonood. Diba?
Alam nyo na. So mga kababayan, opo ha, sabi ko naman sa inyo, tipid-tipid lang. Bago tayo mag-iwahiwalay, mga kababayan, baka naman, ngayon lang, isang like, isang subscribe, at kung hindi naman kalabisan, mag-share na kayo. Muli, ako po ang inyong lingkod. Opo ha, bibitinin ko kayo. Mike Cervera po, laging nagpapaalalang, mahalin po natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved, Boss Mike, Boss Mike, Cervera!